video ko ngayon is bigla ko lang naisip since maaga ako nagising. Minsan lang ako maaga magising tapos naisip ko mag-video para may ma-upload ako na sunod-sunod. Para mas marami ako may upload. Magpa-plant tour ako since medyo marami na ako na-collect ng plants. Actually, sana hindi pa ako magpa-plant tour ngayon kasi meron pa akong mga kukunin na bagong plants mamaya. Pero excited na kasi ako. Next video na lang siguro yung mga bagong plants. So anyway, mag-start na tayo. Dito muna sa loob ng bahay. Actually, matagal na akong nagko-collect ng plants. Dati, ang hilig ko talaga is yung mga gulay. Vegetable plants, yung mga may mga namumunga. Pero ngayon, nahilig na rin ako sa mga indoor, tsaka ornamental plants. Yan. So medyo marami na akong na-collect. Yung iba, binili ko. Yung iba bigay sa akin, yung iba naman galing sa barter. So yun, na-addict din ako sa pagbabarter kasi nakakakuha ako ng free plants kapalit ng mga gamit na hindi ko na ginagamit or ng mga sobrang gamit ko lang. So yun, magpakita ko na sa inyo yung mga plants. Baka masyado mahaba na yung intro ko. So yan, dito meron akong tatlong plants dito sa... Meron ako ditong tatlong plants. Meron akong snake plant. Yan, maganda. Yan siya. Bago lang yan. Yan yung pinakabago kong snake plant. Tapos, ayan, nilagay ko siya dyan sa pot na yan. Which, ang ganda-gandang tignan. Feeling ko ang sosyal-sosyal ng pot na yan. Kasi white lang, tapos gold. So, yan, ang clean lang ng look. Tapos, parang saktong-sakto siya doon sa size nung snake plants ko. So, next is itong... red siam or red lipstick aglaonema. Actually, ito yung pinaka-first kong aglaonema. Yung sobrang na-inlove ako sa plant na to. Although, meron siyang mga nalagas na leaves. Ewan ko kung bakit. And meron pa, nag-yellow na. Tapos, ito may burn. Nandito lang naman siya. Siguro, nung ilang araw ko naiwan sila sa labas. Kasi, nag-uulan. Pero, biglang umaraw. Yan. Kaya, siguro, nagkaganyan. Pero, yan, siya yung pinakauna kong aglaonema plant. Saan ko ba ito na? Ito yata yung unang-una kong, first time kong na-experience yung pagbabarter. Ang binarter ko dito is pabango. And may mga kasabay pa siya mga ibang plants. Which papakita ko din syempre. Yan, so meron dito siyang kasama na pillow plant. Nalaglag lang yan. And nag-ugat na siya. Pinabayaan ko na lang. Kukunin ko na lang siya pag mas malago na siya. Para ilipat sa ibang pot. So, ayan ang very first aglaonema ko from my very first barter experience. And sobrang na-inlove ako sa plant na to. And, yeah. Nalaman ko marami pala siyang different types ng aglaonema. So, yan. Siya yung red lipstick or red siam. So, yan. Isa sa mga favorite kong plants. Tapos, dito naman, sana naririnig nyo ako. Bumubulong lang kasi ako kasi tulog pa yung mga bata. Pero kaya naglagay ako ng headset para dun ako sa mic magkasalita. Yan. So, dito naman, meron ako isa pang plant. Actually, hindi ko alam pangalan nito. Kung anong klaseng plant ito, i-research ko pa. Pero, yan, recently ko lang din to nakuha. Siguro mga 1 week pa lang yan sa akin. Kasabay ito ng mga plants na pangbenta ko. Gusto ko pa ng snake plants. Isa din sa mga favorite kong plants yung snake plants. Kaya, dun sa mga pangbenta ko, kumuha ako ng isa para sa sarili ko. So, ayan. Anyway, dito na tayo. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Kung alam nyo guys, comment down below, please. Kasi hindi ko ma-search kung paano siya alagaan ng tama. Pero feeling ko naman, hindi naman ako nagkukulang or nagkakamali sa pag-aalaga sa kanya. Kasi mayroon siyang mga bagong babies. Ayan o. May bago siyang mga babies na tumutubo. Ito pa. Anyway, yung aking aglaonema. Ito, meron din siyang baby. Kita nyo ba? Ayan o. Yan. May bago siyang baby. Kahit may mga natanggal na siyang dahon. May bago naman siyang tutubo. Kaya okay lang. Tapos ito, ang kwento naman itong isang to is, dun sa binili kong pillow plant, kasama siya dun sa pot. Tapos, siguro tinamad na yung pinagbilihan ko na ihiwalay.
Hindi na niya tinanggal. So, dalawang plants yung nabili ko for the price of one. So, ayan, for this side of the workspace, medyo makalat lang. So, dito naman sa side na to, ito yung side ko. Meron akong four kinds of plants dito. Ito yung philodendron temptation yata yan. Ayan. So, nung una ko siyang nakuha, actually kasabay ito ng red siam. Kasi dun sa red siam, lima yata yung nakuha kong plants dun sa barter na yun, sa pabango na hindi ko ginagamit. Limang plants yun ako ko or anim. Nalimutan ko na ilagay ko na lang yung picture somewhere sa screen kasi pinicturean ko sila nung ano. Pinicturean ko silang lahat. So, ito, yun nga, nakuha ko siya sa first time barter ko din kasabay ni Aglaonema Red doon sa side. Tapos, natakot ako kasi akala ko mamamatay siya. Kasi, yan, nagganyan yung, ang daming leaves niya na nagganyan, nag-yellow, tapos nalalagas. Ayan. Yan. So, ang ginawa ko, pinaulanan ko siya, tapos, yan, nilalabas ko din siya. Kasi nung una ko sila nakuha, ilagay ko lang talaga sila sa loob, di ko sila nilalabas. Pero yan, nilalabas ko din siya once a week, tapos, pag umuulan, pinapaulanan ko. Pero hindi direct sunlight pag nilalabas ko siya. Tapos pag umuulan yun, pinapaulanan ko sila. Kasi na may pinapanood ako sa YouTube si Roma. So, na-addict na ako sa mga videos niya kasi almost lahat ng videos niya tungkol sa plants niya. Ang dami niyang plants, ang gaganda. So, ayan. Doon ko nalaman na maganda yung rainwater for plants. Ayan. So, ngayon, healthy na siya ulit. Ang dami na niyang bagong babies. Ang dami na niyang bagong dahon. Actually, ito. Bago. Ito, bago to. Ito din, bago to, tsaka ito. Yung mga makikintab. Actually, makikintab sila lahat. Ayan. Ito mga to, dahon. Bago to. Tapos ito, bago. Ayan, may bago. Tapos may palabas pa din dyan, bago. Tsaka doon, may mga bagong palabas pa. Healthy na siya ulit at lumalago na siya ulit. Tapos ito, kasabay din ng red siam, tsaka nitong philodendron. Sansevieria dwarf. Snake plant yata din to. Yan. Ito matibay din to. Hindi niya kailangan ng masyadong, ano, hindi siya sensitive. So, hindi niya kailangan ng super alaga. Once a week ko lang to dinidiligan. Minsan nalilimutan ko pa. Pero mga 3 to 4 weeks pa lang naman to sa akin. Pero okay na okay pa siya. Yan, hindi naman lumalambot yung mga dahon niya. Yan. Yan, ang ganda, diba? Gusto ko pa nga makabili ng ano eh, ng isa pang dwarf snake plant na katulad ng nakatulad nito, pero mas maliit, dwarf lang. Yan, so ayan. Tapos ito yung actually unang-unang indoor plant ko yata to. May kasabay siyang snake plant din, which is ilang piraso na lang kasi noong ko namatay yung una kong snake plant, yung mga iba niyang ano, dahon. Mamaya papakita ko sa inyo kung ilan na lang yung natira. So, ayan. Kasabay nung snake plant na binili ko. Ay, hindi pala yun yung unang indoor plant ko. Unang indoor plant ko pala, selum. Or, selum ba yun? Yung ano, tawag doon, deliciosa something. Something deliciosa. Basta yun, bumili ako nun, tapos namatay siya. Parang nasusunog yung dahon niya, natutuyot, ganun. Hindi ko alam kung bakit. Nilalabas ko naman siya tsaka dinibiligan. Pero, ewan ko, hindi pa ulit ako bumili noon. Pero yan, ito yung pangalawa kong snake plant. Indoor plant, kasabay ng snake plant na ipapakita ko mamaya. Pero ayan, ito din, naglagas din to ng dahon. Naggaganyan siya hanggang sa lumala, hanggang sa buong dahon na yung, ano, or kalahating dahon na yung. Yung may brown or nasunog, parang ganon. Siguro mga apat na dahon yung nalagas niyan. Pero ngayon, healthy na ulit siya. Nalaman ko na kung paano siya alagaan talaga. So, yun. Feeling ko expert na ako dito sa photos. Ito pala, neon photos siya. And, nalaman ko may iba-iba pa palang types or kinds ng photos. So, gusto ko sila i-collect lahat. Parang yung Aglaonema. Gusto ko i-collect lahat ng kinds ng Aglaonema and photos. So, yan. Tapos, yung mga, ito, dalawang pots na to, DIY ko lang. Actually, natanggal na nga. Ito yung juice ang laman nito. Kinat ko lang siya, tapos,
Nilagyan ko ng gold na stickers kasi natatanggal na. Tapos ito din, pinaint ko ng white yung microwavable. Pinaint ko lang ng white siya, tapos nilagyan ko ng gold na sticker, ganyan. Tapos, meron ako ditong isang spider plant. Galing, kasabay din to nung aglaonema, nitong philodendron at nitong dwarf snake. Or sansevieria. Yan, kasabay din siya. Mas makapal siya, hinati ko lang sa dalawa. Kasi, nilagay ko nga siya dito yung kalahati, tapos yung kalahati nasa labas. So, ayan, okay naman siya dyan, surviving. Ang dami din yung bagong babies. Yan, oh. Ito palang photos ko. Ito, mga bagong babies din to, eh. Ito, mga 2 weeks ago pa lang to. Ito, wala pang 1 week. Ayan, laki na niya kaagad. So, ayan ang nasa workspace namin. And meron pa akong isa sa ibabaw ng ref. Pero yan, ayan, nandyan siya. Okay naman siya. Kasabay din to nung ano, mga binili kong pangbenta na plants. And nagandahan ako kasi nga meron ako nito before yung hinati ko sa dalawa. Tapos nagandahan ako, mas maganda pala siya pag mas makapal. So, kinuha ko na lang yung isa, tapos sa akin na lang siya. Tapos itong pot na to, binili ko lang din. Ganda niya oh, kahit plastic siya, mukha siyang social. Kasi white lang, di ba? Yan! So, that's it for my indoor plants na nasa loob ng bahay. Ngayon, doon naman tayo sa labas. So, ito yung galing din to sa barter. Binarter ko naman siya sa cortina tsaka sa condensed milk. Yan. And marami tong dahon dati. Maglalagay ako ng picture somewhere sa screen. Kaso, ewan ko, natuyot siya. Nagkaganyan eh. Yan, tapos hanggang sa matuyot na yung buong dahon. So, yun. Parang inaral ko pa kung paano siya alagaan. So, ngayon, medyo alam ko na. Pinapaulanan ko siya kasi akala ko once a week lang din dinidiligan. Depende rin pala yun. Depende kung saan siya lumaki, ganyan. Kasi ito nasa labas lang pero pwede siyang indoor plant kasi. Pero dun sa kinuhanan ko, nasa labas lang nila to. So ayan, meron na siyang bagong dahon. Ito yung pinakabagong dahon niya. Sobrang gandang ganda ako dito kasi. Ano siya? Pink! Ayan oh. Pink siya na may green, light green, ganyan, na may white. Basta parang painting kasi yung itsura ng dahon niya. Kaya gandang-ganda ako dito, kaya hindi talaga ako nag-give up dito. Ayan, may bago na siyang baby, may bago na siyang possible na dahon. Tapos ito din, bagong dahon. Ito pa. Tapos ito pa. Yan, so ayan, hintayin ko lang na dumami sila ulit. Yan, tapos pinapaulanan ko din sila lagi. Basta umuulan, nandito na sila sa labas talaga. So, ayan. Yan. Excited na akong dumami kasi super ganda talaga ng dahon nito. Yan ah. Gusto ko sana bumili kasi mayroon naman ako. Gusto ko ma-achieve ko yung ako yung nagpaganda ulit sa kanya. Yan. Yan. So, ayan ang aking antawag pala dito. Stromante Trio Star. Ay, Triostar. So, yun. Ganda pa ng pangalan niya. So, next. Dito tayo. Ito yung sinasabi kong unang-unang snake plant ko. Ito na siya ngayon. Ito, 1, 2, tsaka 3. Pinutol ko yung tops kasi maggaganito siya. Nasusunod siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ayan. So, ngayon, healthy siya. Tapos, ito, galing din sa barter to. Part binarter ko naman to sa mga damit na hindi ko na ginagamit. At hindi na rin kasya sa akin. Ayan, may bago siyang baby. Oo, nakakatuwa. Naunahan niya pa yung mga luma ko snake plant. Yan, nakakatuwa. May bagong baby, nakaka-excite. Tapos mayroon ako mga bacularis dito na pinutol. Dito ko lang muna nilagay. Yung mga natutuyot din yung ano, tops. Tapos ito, aglaonema din yata to, pink splash. Yan. Ang ganda niya, oh. Pink. Yan, so another aglaonema. Dagdag sa collection ko. Hindi ko pa siya nare-repot. Kasi wala pa akong magandang pot para sa kanya. Yan, ito. 2 kinds of snake plants. Tapos ito. Kasabay nito. Yan.
Dumpkin yata yun, or Diffenbachia, Diffenbachia, something like that. Yun. So, ayan, gumawa pala ako ng plant stand. Kulang lang sa pintura, pero, yun siya. Tapos, dito naman, meron akong, ano lagi, goat lily, or Moses in the Cradle, ba yan? Kasabay din siya ng mga pambenta. Pambenta siya actually, pero nagustuhan ko, kaya, yun nga tirang isa, hindi ko na binenta. Yan. Actually, ano na yan, parang droopy na siya. Sobrang droopy na niya. Nung last week, last 2 weeks ago. Kaya sabi ko, wag ko na lang ibenta kasi hindi na siya masyadong healthy tignan. Pero, ayan, nabuhay ko siya ulit. Yan siya. So, next is... Ah, medyo mahaba itong video na ito, ah. Ito, meron akong empty pots dito, kakabili ko lang yan kahapon. Yan, meron ako dito ng baby cactus, anak lang yan ng isa kong cactus, tapos brain cactus ba to? Basta yan, gift yan sa akin ni daddy. Nalimutan ko na kung birthday ko yun, o Pasko yun, or anniversary, something like that, or Valentine's, pero yun. Tapos sa likod meron akong dalawang baby na bunny ears. Yan. Pinapaugat ko pa sila. Pero yung isa may ugat na yata. Tapos ito yung kalahati ng spider plant na nakahang dun sa loob. Ang dami niya na rin bagong baby. Yan. Tapos ito, galing din to sa barter. Kasabay din nung red siam. Yan. Tapos may mga baby siya. O, kasi ito, pag nalaglag tong mga maliliit niya, tutubo siya, you know. May ugat, magkakaugat agad siya. Mabilis siyang tumubo. Kaya, ayan, marami na siyang baby. Ayan, the second layer. Tapos, dito, init, pawis na ako. Meron akong pillow plant na hangin. Ganda niya, oh. Kasi medyo malupa siya. Medyo maalikabok siya, tignan. Kasi kakaripat ko pa lang nito. Yan, ang ganda niyan. Actually, kahit hatiin ko siya para ilipat yung iba, makapal pa rin siya. Yan, pangbenta din dapat yan. Kaso, sa akin na lang, natirang isa kasi. Yan, nagustuhan ko siya. Pero ang daming may gusto nito. Kaso, wala nang stock dun sa kinuhanan ko. Ako na nakaubos ng stock niya kasi ang daming bumili nito sa akin. Pero ayan, tapos ito, another cactus. Hindi ko alam yung mga pangalan eksakto ng mga cactus, kung ano yan, basta cactus. Ito, isa din to yata doon sa regalo ni daddy sa akin, ni husband. So ayan, tapos ito, basta yung iba dyan regalo yung iba binili ko. Ito, bigay to sa akin ng kapatid ko. Ayan, may bulaklak na siya. May flower. Kita ba? Flower niya, ayun. Tapos another pillow plant na kakaripat ko pa lang. Ito yung mga nahulog dito, galing dito. Niripat ko na lang siya sa iba. Hinihintay ko pa siyang maging healthy ulit. Medyo mga alikabok. Yan, tapos nandun yung ano tawag dyan? Bacularis. Bigay din yun ng kapatid ko. Yan. Tapos, dito sa taas, puro cactus na din to. Hindi ko alam kung ano yung mga pangalan nila, pero ang pinaka matandang cactus ko dyan is ito. Bigay ko sa akin ng pinsan ko ni Debs. Nakakasama ko na rin siya sa vlog. Pero ayan, ang dami nga niyang baby. At ito ba? Basta ito, baby niya to. Ang laki na. Baby niya yan. Tapos ito, baby cactus din. Galing din to sa... dito. Tapos ito, nabili ko sa Divisoria. Ito, gift ni Daddy. Bigay ni Debs. Gift ni Daddy. Ito, ito, galing to dun sa CR nila nanay. Namamatay kasi siya dun, kaya binigay na lang sa akin ng kapatid ko. Tapos ito, binili ko. Bili sa Divisoria. Actually, tatlo yung binili ko sa Divisoria. Ano yung isa? Ito ba?
Hindi alam ko regalin. Basta yun. Yun sila, mga cactus ko. Wala akong masyadong succulents. Alam ko ito succulents at saka ito eh. Pero hindi ko sure. Pero wala akong masyadong succulents kasi ilang beses na ako namatay ng succulent. Next time na ulit ako mag-try. Tapos pakita ko sa inyo may mga baby cactus pa ako dito. Dito. Ayan, mga baby cactus na i-repot ko pa. Ayan. Tapos ito, mayroon ako ditong baby aglaonema. Nakuha ko lang siya doon sa isa pang plant. May baby nakasama kaya kinuha ko na. Para madagdagan yung aking collection ng aglaw. Ayan. Tapos ito, another spider plant. Nilagay ko lang muna siya dyan, pero for sale pa rin yan. Ayan. Tapos ito, in-order ko to sa Shopee, aglaonema Suzy. May flower na siya. Actually, sobrang droopy na nito. Parang malalanta na siya nang dumating sa akin. Kasi, ang tagal bago nito dumating sa akin, siguro mga 4 days. Papakita ko din yung picture. Yan. Pero ngayon, super healthy na din niya. Yan. Tapos ito, yan din. Droopy na din yan. Bagsak na din yan. Parang itong dahon na to. Naputol lang kasi siya sa gitna, kaya ganyan siya. Pero healthy pa siya, kahit papano. Pero nung una, lahat ng dahon niya nakaganyan. Ngayon, nakatayo na to. Ito din, patayo na din. Yan. Tapos meron ako ditong aloe vera. May baby na din siya. Galing to kaila mama. Ang dami nila mamang aloe vera. Buti nabigyan ako. Ayan, galing yan kila mama. Tapos nagka-baby na siya. Actually, pangalawang baby niya na yan. Pangatlo. Kaso yung una at pangalawang baby niya, kinuha ko, nirepat ko. Tapos na, ano, natuyot. Ewan ko kung bakit. Yun, kaya hindi ko na pinakailaman yung bago niyang baby dyan. Tapos dito, meron akong mangga. Puno ng mangga to, actually. Tinanim ko yung buto ng mangga. Yan, tumubo naman siya. Ang galing, kakatuwa. Tapos ito, meron ako dito. Okra. Yan. May bunga na siya. Actually, pangatlong bunga na niya yan na nag-success. Kasi yung iba, hindi, flower pa lang nalalaglag na. Pero siya, nagbunga na siya. Yung dalawa na nakuha ko na. Yan, tapos, ngayon may panibago siyang flower na magiging bunga. Tapos, meron ako ditong bell pepper plant. Sigin sa akin na, Ate Bec. Yan, may bunga na yan kaso nahulog ito. Nahulog siya. Hindi ko alam kung bakit. Yan, pero nagpa-flower siya ulit. So, mamumunga siya ulit, ibig sabihin. Hindi ko pa nare-repat. Wala pa akong pots. Yan, ang haba na itong video ko. Pero marami pa kayo papakita. Ito, meron ako ditong sili. Hindi ko alam kung anong sili niyan. Sili yan, pero yan. Tinanim ko yan from seeds. Pati itong mangga at yung okra. From seeds yan. Tapos meron ako, kasama to ng barter ng aglaonema, adenium yata to. Yan, ang laki na niya. Tapos lagi siyang may bulaklak, nakatuwa. Tapos meron akong dalawang melon dito eh, kaso ayan, parang nalalanta sila. Yan. Tapos dito, sitaw. Kaso pag namumunga siya, nilalanggam, kaya hindi nagtutuloy. Tapos, ano to? Oregano. Ayan, dun kami kumukuha ng ano, pag may ubo. Tapos kangkong. Ayan, ayan lang. Meron pa pala dito. Sorry, magulo. Hindi ko pa naayos. Tawag dito, talabos ng kamote yan. So, ayun nga guys. Pinagpawisan ako sa labas. Ang init na kasi. Ayan, upo muna tayo. Ang init sa labas. Pero okay lang. Minsan lang naman ako maarawan. Tapos morning sun naman yun. Kaya, pwede lang. Yon guys. So, ayan. Para malamig nyo ako kahit nabulong ako. So, ayun. Yung mga plants ko. Ang dami ko ng plants. Kaya, ang haba na itong video na to. Akala ka. And, mamaya meron pa akong mga makukuhang plants. Actually, madami ba yung makukuha kong plants? Mamaya siguro lampas lima yon. Yung akin talaga. Tapos, nag-order din ako ng pangbenta pa. So, kasi wala na. Naubos na yung mga pangbenta ko. Ayun nga guys. Yun lang, nakakatuwa lang mag-share ng mga halaman na nakolekta ko. Binili, binigay, tapos
Super nakakatuwa pa yung mga galing sa barter kasi wala ako talagang nilabas na pera pero nagkaroon ako ng maraming plants. Tapos ang gaganda pa nila, 'di ba? So yun, mamaya meron ulit akong ka-barter actually. Meron kasi ako mga sobrang pots na katulad ng pot ng snake plant. Meron akong sobrang pots nun kaya ipinost ko. Actually, pambenta dapat yun kaso namamahalan sila. Ang mura na nga lang ng benta ko ng pots na yun. Ang laki kaya. Pero yun. Ibinarter ko na lang para sa for my own collection. Ang dami kong makukuhang plants ulit na bago. Although, may problema na naman ako kung saan ko ilalagay. Kasi nga, wala pang akong plants dito sa mga... Wala pang akong pots para doon sa mga iba kong plants. Tapos, nadagdag na naman ako ng plants. Excited lang ako na i-share sa inyo yung mga na-collect akong plants. Nakasave din ako siguro ng ilang hundreds. Siguro na sa 1,000 na rin nasa-save ko. Kaka-barter lang ng mga gamit na hindi ko na naman ginagamit pero mas mapapakinabangan pa ng ibang tao, di ba? Res, ang haba na ng video ko. Dapat hindi na nga ako nag-bentong explain. Pero ayun nga guys, thank you so much for watching this video and sana nag-enjoy kayo. And kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. I'm trying to revive this channel. I'm still trying. Ang tagal-tagal ko nang nagtatry mag-YouTube. At kung na-enjoy nyo, please thumbs up nyo naman po and mag-comment kayo kung meron kayong mga suggestions. Suggest kayo sa akin ng mga gusto nyo makitang videos. And try natin gawin yan, lalo na yung tungkol sa mga plants kasi yun talaga yung kinaka-addicted ko ngayon. Ang haba na itong video nito, pasensya na. Ang dal-dal ko na, iniringay lang ako nakapag-video ng walang istorbo kasi yung mga bata tulog pa tapos si daddy umalis. Thank you so much again for watching. If you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and click the bell button para ma-notify ka kung meron akong bagong videos. And yeah, thank you so much. Bye!